si Tate Ramil. Sa loob ng 27 years na pagkayod ni Ramil bilang forklift operator, di pa niya natikmang umangat sa minimum ang sahod. Ngayong may apo pang nadagdag sa pamilya, lalo siyang nababaon sa utang. Problema pa niya at mga kasamahan ang di pagbabayad ng mga benepisyo ng dati nilang agency. 570 nga, hindi ho sapat siya sa pag-ano, sa gastusin. Gano'ng kahirap? Mahirap po talaga. Lalo nung umupang, ang tatlong pinapag-aral ko. Yung sahod yun na yun na 570, kulang pa yun. Sa datos ng gobyerno noong Enero, 6.65 million ang underemployed o mga empleyadong naghahanap ng dagdag na trabaho at kita. Record high din kasi ang inflation rate na nananatiling lagpas 8% mula sa dating 3 o 4%. Kanina, sumugod sa NCR Wage Board ang Unity for Wage Increase Now o UWIN na binubuo ng mahigit 20 labor organizations para maghain ng 530 pesos na wage hike petition. Nais ng grupo iakyat sa 1,100 pesos ang arawang sahod para lumapit ito sa tinaguriang family living wage o nakabubuhay na sahod. Nagtaas yung presyo ng onang pamasahe, no? At yung nakambang pagtaas pa ng pasahe sa LRT-MRT, yung pagtaas ng kuryente, pagtaas ng singil sa tubig, magpatawag sila ng public hearing para maidepensahan din namin yung bakit 530. No? Sang-ayon naman ng Employers Confederation of the Philippines na mahirap ang buhay dahil sa mataas na inflation. Pero katwira nila, 8 milyon lang sa halos 50 milyong manggagawa sa bansa ang nakikinabang sa minimum wage increase. Nagpaalala din sila na hindi pa tuluyang nakakabangon ang mga negosyo sa pandemya. Mas mataas ang sweldo natin, pero mas mataas ang presyo ng pagkain natin sa fuel. Yun ang problema. So we didn't have to solve the problem of the cost of fuel and the cost of some commodities. Ayon naman sa DOLE, meron na ring wage hike petition sa Region 6 at 7, kaya apat na ang nakatakdang dingging petisyon. Ipinapaubaya sa Regional Wage Boards ang desisyon. Nakikita pa rin natin yung pangangailangan na magtuon tayo ng pansin sa manufacturing sector kasi nariyan yung medyo pang matagalan na trabaho, no? Mas magandang benepisyo. Siyempre, nariyan yung IT and Business Process Management sector na sa aming dialogo sa kanila, meron silang potential na sinabing paglikha ng malaking bilang ng employment. Ayon sa DOLE, may mga trabahong mas mataas ang sahod pero di mapunan. Kaya tinututukan din ang training at upskilling ng mga manggagawa. Isang job fair naman ang inihahanda ng Labor Department para sa paparating na Labor Day sa Mayo 1. Pero ang mga labor group nagbanta na ng malaking protesta kapag hindi napagbigyan ang kanilang kahilingan para sa aumento sa sahod. Zen Hernandez, ABS-CBN News.